Hindi nang nanunumbalik ang sigla ng negosyo at turismo sa Vigan City. Marami na ulit kasi ang dumarayo para pasyalan ang ilang lugar na parte ng ating kasaysayan. At higit sa lahat para na rin ma-experience ang mga pagkain at produktong ipinagmamalaki ng Vigan. Makibiyahe tayo sa detalye ni Claisel Perdilla. Rise and shine, Clay! Mula sa mga lumang simbahan, antigong mga bahay at exciting na kainan, lahat ng iyan, ma-experience sa Vigan! Nianigba ng North Luzon earthquake, nakatindig pa rin ang maraming ancestral houses sa Calle Crisologo. Gusto namin ipasyal yung mga bata para makita naman nila yung mga sinaon ng estilo ng bahay dito, yung Spanish relics. Alam naman natin na isa ito sa mga pamana ng mga sinaunang Pilipino. Happy kasi kasama ko yung family ko na pumunta dito. Tapos na-amaze. Bawal pang pumasok sa daan-daan taon ng Vigan Cathedral at Bantay Church na napinsala ng lindol. Pero hindi nagpatinag ang maraming debotong Katoliko. Tuloy ang misa sa labas ng simbahan. May ikinasal pa isang araw matapos ang lindol. The source of our strength is always God. Diba? Kasi wala naman tayo magagawa yan. It's beyond our control yung earthquake. Manalig pa rin tayo at pupunta pa rin tayo sa Kanya. Patuloy din na bumabangon ang mga naapektuhan ng kabuhayan, katulad ng gawaan ng banga at palayok na ito na nasira ang pugon. Imbes na isara ang limang henerasyon ng negosyo, binuksan pa ito sa mga turista para magturo ng paggawa ng tapayan. Importante po talaga siya sa amin because it's a family legacy. Kung may dumating po na turista, well and good po kung mag donate po sila sa artist namin and for maintenance po. I'm so glad po to hear na okay pa rin po tong pottery na to. At na-experience ko pa rin po yung paggawa po ng pot na to kahit po nalindol yung dito. Balik sigla na rin ang Baluarte Mini Zoo Foundation kung saan makikita ang mga naglalakihang tigre, leon, camel at giraffe na pwedeng lapitan at magpa-picture. Bumabalik na po yung ka-normal na pagkain nila kasi dati na-stress sila, hindi sila gaano makakain at balisa sila, galaw ng galaw. Pero sa ngayon ay normal na po yung kanilang kilos, yung ating mga hayop. Animal lover po kasi yung mga kids namin, kaya talagang mas pinili namin dito pumunta. Nag-e-enjoy na talaga kami. At para kompleto ang trip, alamin ang paggawa ng sikat na vegan empanada at kumain. Ang paggawa ng special doon ng vegan empanada, gawa po ito sa bigas. Tapos yung kulay niya po at swete. Sa loob ng empanada, gisayin po ang papaya o kaya repolyo po, lagyan namin ng konting carrots po. Saka asin, may isang itlog at saka longganisa po ng special vegan empanada. The best daw kainin ang vegan empanada kapag mainit-init pa. Tara, subukan natin. Crunchy. Mukhang mapaparami ako. Pwede rin silipin ang mga export quality products gaya ng rattan bag at mga hinabing kumot, damit at iba pang gamit. Nung nagbukas na po, paunti-unti nang may turista. Marami na din bumibili, ma'am. Kadalasang binibili nila, ma'am, mga ref magnet, keychains, yung mga wallet, longganisa, bagnet. Ayon sa Tour Guide Ilocos Association, dumarami na uli ang tourist booking. At kung naka-code red ang gustong pasyalan, we divert to ibang tourist spots. Hindi lang po nagpo-focus dito sa Vigan. So, or Metro Vigan. Meron naman po kaming nature-based. This morning po may walk-in na mga tourist po kami. Kung ano yung mga dumaang pagsubok dun sa isang lugar, yung mga tao is natututong bumangon. Sa lahat ng pagsubok, laging merong mga pag-asang naghihintay. Kaya huwag nang magdalawang isip na pumasyal sa naka-be-vegan honey, vegan. Claisel Perdilla para sa bayan.